isang kaibigan lang, okay na. Oo naman, kapag nagkakaedad tayo, mas unti-unti nating nare-realize na totoo ang isang kaibigan lang. Okay na, isa o dalawa, kaunti lang. Basta, totoo, basta mapagkakatiwalaan, hindi ka babastusin ang talikuran. Kung ano ang ipinapakita sa'yo, kapag nakaharap ka, yun ang ipinapakita kapag nakatalikod ka. Makaka-relate ang mga tao, merong iisa o dadalawang kaibigan. Dahil ang mga taong ito ay kabutihan. Kabutihan ang dulot sa iyo at sa iyong buhay. Nagkakaproblema kayo pero at the end of the day, nagkakapatawaran pa din kayo. Dahil nga vina-value ninyong dalawa ang pagkakaibigan na sa inyo ngayon. Maraming taon na ang dumaan at marami na ding mga pagsubok sa samahan nyo ang dumating pero baliwala. Hindi kailangan magkita araw-araw. Sa totoo lang, ang iba sa kanila, ang mga magkakaibigan, malayo sa bawat isa. Pero baliwala ang distance sa kanila. Nag-uusap pa din, pero hindi ganong kadalas. Pero kapag nag-uusap at nagkita, parang hindi nagkahiwalay. Hindi naman perfect ang pagsasama nila. Nag-aaway din, nagkakatampuhan din, pero nagkakabati din kasi nga nasasayangan sila sa tagal ng pinagsamahan nila. Sa dinami-dami ng napagdaanan, hindi nila kayang itapon yun. Ang ganun-ganun lang. Masakit din magsalita ang bawat isa sa kanila kapag may dapat sabihin sa ikabubuti ng isa. Walang sugarcoat, ika nga. Diretsahan ang usapan at walang paligoy-ligoy at walang bulahan na mangyayari dahil sayang ang oras. Pagsasamang, pwede nang mag-usap ng walang bulahan. Una, magkakilala na sila ng maigi. Then, alam din naman kasi ng bawat isa na walang masamang intensyon ng bawat isa sa kanila. Alam din lang, lagi sa ikabubuti ng bawat isa ang hangad nilang dalawa. Kung ang mga tao sa oras ng mahirap ang lahat, lubog ang lahat, halos ang mga naniwala noon ay puro nawala na lang ng ganun. At ang kaibigan ito ang natira at sinamahan ka sa mga worst moments. Sa palagay ko, siya rin dapat ang kasama mo sa tagumpay. Taong support lang sa tabi mo at kahit kailan, wala kang nararamdamang inggit sa kanya. Lagi na lang words of encouragement ang mga naririnig sa kanya. Nagtutuloy-tuloy hanggang nakita at naramdaman mo naman ang confidence mo. At unang-una siya na masaya para sa iyo. Kaya huwag mag-alala kahit kailan hindi ka nawala ng kaibigan noon. Ang mga nawala lang sa buhay mo ay mga kakilala. Mga taong dumaan lang sa buhay mo. Ang totoong kaibigan mo ay yung andyan pa rin hanggang ngayon. Ulitin ko lang para ma-realize mo kung sino ang wala. Ang nawala ay mga kakilala lang. Hindi sila kaibigan. Dahil ang kaibigan ay yung andyan pa din na kasakasama mo. Siya yung taong alam kung malungkot ka, down na down ka, yung may mabigat kang dinadala. Alam niya kung may problema ka. Dahil ang iba, hindi nila napapansin o hindi nila pinapansin. Hi guys! Padong Mr. Ang importante, alam mo sa sarili mo na mabuti kang tao. Good morning. Wala kang dapat patunayan kahit kanino. Piliin mo ang maling masaya. Masyadong limitado ang oras mo sa mundo. Dapat enjoyin mo. Kung ayaw nila sa'yo, e problema nila yon. Huwag masyadong itali ang sarili sa mga pressures ng buhay. Lalo na sa opinion ng iba. Those, ang importante, alam mo sa sarili mo na mabuti kang tao. Good morning. Sir, nga kinahanglan man na bayaran na to atong utang? For two reasons. Number one, kanang kwartaha na dili na imuha. So kung dili imuha, dili ba dapat atong ibalik sa iyahang kwartaha? Ikaduha, katong tao na nagpautang sa imuha, pwede unta niya gamiton ang kwarta sa laing butang. Pang tuition sa iyang anak, pang gatas sa iyang anak, pang grocery sa balay, pang kuryente nila. Pero nag-decide siya na ipautang sa imuha, kinaluoy siya. Kunya, dili ni mo bayaran? No, lain na kinaiya ba? Pati na kinaiya. Pag natay utang, mangita tag pamaagi na babayaran siya. Dali lang man sultiyon, sir. Gusto man ako sa bayaran. Ang problema, mao gani ng utang ko, kay na-short na ko. So, saan ako pagbayad na short na gani ko? Kasi inana ang mindset sa uban. Mao ni ang dapat na itong imuun. Na ay tulo ka proseso
first step is what you need to do, accept. Dapat ni mo dawaton bay or madam na naa kay utang. Nakatay na mo ato grocery o palingki, pagkita ni mo sa tao na nagpautang si mo, muli kay ka. Nya, nindot din na, nakinabuhi. Nain po kaayo. Kung ikaw nagpautang, maningil na ka, sila pa'y masuko na ningil ka, nabuang ni ka. Basta naman eh. Giblock na ka sa Facebook, tawagan ni mo, di na mo kontak. Pero, nagpost sa Facebook, hashtag blessed. Yaw, ano? Hashtag new bag. So, ikaduha, natay ginatawag na negotiate. Yung sa madri ang nag-ukay-ukay, nag-hangyo mo, wala? Hangyo. So, kung nag-hangyo ito sa ukay-ukay, para natin madawat na sinina, bag, whatever, ano, dili man po nato himuon, hangyo ta sa atong ipangutangan. Itong iutangan na to. Nauna man gud ang ulaw, kaya huwag man nato gidawat ang realidad. Nauna ang ulaw, kaysa unsay tama. Kung mahangyo ka, dapat ikaw ang mudikta kung unsay terms ni mo. Ang utang ni mo 5,000, pero based sa imuang expenses, kung bayaran ni mo siya 5,000, kasa, wala na kay gata si mo anak. Or wala na kay pambayad sa akila ni mo. So, dili siya practical na bayaran ni mo siya 5,000 dayon. Tama? So, unsa may dapat himuon? Bay, kabalo ko, accept. Kabalo ko, studyaran ako siya, naapoy utang ni mo. Pero, dili na ko kaya bayaran ang 5,000, one time. Pero gusto ta ka bayaran, of course. So, ano itong himuon? Bayaran ta kag 1,000 kada bulan for the next 5 months. Lami di ang feeling makabayad kasi ang utang. O nang ikatulo, dapat bayaran ni mo. Kung nagsabot ka na 1,000 pesos per month, 1,000 yun it. Ikaw na gani ni hangyo, ni sugot na gani. Gitagana kag higayon na 1,000 pesos per month instead na kasaan ni mo bayaran, then dapat tumano ni mong sabot. Ang suggestion na ako, nakaidungan. Habang ginahimo ni mo ni, step 1, step 2, step 3, dapat i-increase ni mo ang income. Ngano inana man ang suggestion? Simply because, pag once i-increase ni mo income ni mo, mas dali mabayaran ang utang. Pag once na-impass na yung utang, katong imuhang extra income, mahimo to siyang tigong. Johannes, how much isang kaibigan lang, okay na. Oo naman, kapag nagkakaedad tayo, mas unti-unti nating nare-realize na totoo ang isang kaibigan lang. Okay na, isa o dalawa, kaunti lang. Basta, totoo, basta mapagkakatiwalaan, hindi ka babastusin ang talikuran. Kung ano ang ipinapakita sa'yo, kapag nakaharap ka, yun ang ipinapakita kapag nakatalikod ka. Makaka-relate ang mga tao, merong iisa o dadalawang kaibigan. Dahil ang mga taong ito ay kabutihan. Kabutihan ang dulot sa iyo at sa iyong buhay. Nagkakaproblema kayo pero at the end of the day, nagkakapatawaran pa din kayo. Dahil nga binavalue ninyong dalawa ang pagkakaibigan na sa inyo ngayon. Maraming taon na ang dumaan at marami na ding mga pagsubok sa samahan nyo ang dumating pero baliwala. Hindi kailangan magkita araw-araw. Sa totoo lang, ang iba sa kanila, ang mga magkakaibigan, malayo sa bawat isa. Pero baliwala ang distance sa kanila. Nag-uusap pa din, pero hindi ganong kadalas. Pero kapag nag-uusap at nagkita, parang hindi nagkahiwalay. Hindi naman perfect ang pagsasama nila. Nag-aaway din, nagkakatampuhan din, pero nagkakabati din kasi nga nasasayangan sila sa tagal ng pinagsamahan nila. Sa dinami-dami ng napagdaanan, hindi nila kayang itapon yun. Ang ganong-ganong lang. Masakit din magsalita ang bawat isa sa kanila kapag may dapat sabihin sa ikabubuti ng isa. Walang sugarcoat, ika nga. Diretsahan ang usapan at walang paligoy-ligoy at walang bulahan na mangyayari dahil sayang ang oras. Pagsasamang, pwede nang mag-usap ng walang bulahan. Una, magkakilala na sila ng maigi. Then, alam din naman kasi ng bawat isa na walang masamang intensyon ng bawat isa sa kanila. Alam din na lagi sa ikabubuti ng bawat isa ang hangad nilang dalawa. Kung ang mga taong sa oras ng mahirap ang lahat, lubog ang lahat, halos ang mga naniwala noon ay puro nawala na lang ng ganon. At ang kaibigan ito ang natira at sinamahan ka sa mga worst moments. Sa palagay ko, siya rin dapat ang kasama mo sa tagumpay.
taong support lang sa tabi mo at kahit kailan, wala kang nararamdamang inggit sa kanya. Lagi na lang words of encouragement ang mga naririnig sa kanya. Nagtutuloy-tuloy hanggang nakita at naramdaman mo naman ang confidence mo. At unang-una siya na masaya para sa'yo. Kaya huwag mag-alala kahit kailan hindi ka nawala ng kaibigan noon. Ang mga nawala lang sa buhay mo ay mga kakilala, mga taong dumaan lang sa buhay mo. Ang totoong kaibigan mo ay yung andyan pa rin hanggang ngayon. Ulitin ko lang para ma-realize mo kung sino ang wala. Ang nawala ay mga kakilala lang. Hindi sila kaibigan. Dahil ang kaibigan ay yung andyan pa din na kasakasama mo. Siya yung taong alam kung malungkot ka, down na down ka, yung may mabigat kang tinadala. Alam niya kung may problema ka. Dahil ang iba, hindi nila napapansin o hindi nila pinapansin. Hi guys! Patong message. Isang kaibigan lang, okay na. Oo naman, kapag nagkakaedad tayo, mas unti-unti nating nare-realize na totoo ang isang kaibigan lang. Okay na, isa o dalawa, kaunti lang. Basta, totoo, basta mapagkakatiwalaan, hindi ka babastusin ang talikuran. Kung ano ang ipinapakita sa'yo, kapag nakaharap ka, yun ang ipinapakita kapag nakatalikod ka. Makaka-relate ang mga taong merong iisa o dadalawang kaibigan. Dahil ang mga taong ito ay kabutihan. Kabutihan ang dulot sa iyo at sa iyong buhay. Nagkakaproblema kayo pero at the end of the day, nagkakapatawaran pa din kayo. Dahil nga vina-value ninyong dalawa ang pagkakaibigan na sa inyo ngayon. Maraming taon na ang dumaan at marami na ding mga pagsubok sa samahan nyo ang dumating pero baliwala. Hindi kailangan magkita araw-araw. Sa totoo lang, ang iba sa kanila, ang mga magkakaibigan, malayo sa bawat isa. Pero baliwala ang distance sa kanila. Nag-uusap pa din, pero hindi ganong kadalas. Pero kapag nag-uusap at nagkita, parang hindi nagkahiwalay. Hindi naman perfect ang pagsasama nila. Nag-aaway din, nagkakatampuhan din, pero nagkakabati din kasi nga nasasayangan sila sa tagal ng pinagsamahan nila. Sa dinami-dami ng napagdaanan, hindi nila kayang itapon yun ang ganong-ganon lang. Masakit din magsalita ang bawat isa sa kanila kapag may dapat sabihin sa ikabubuti ng isa. Walang sugarcoat, ika nga. Diretsahan ang usapan at walang paligoy-ligoy at walang bulahan na mangyayari dahil sayang ang oras. Pagsasamang, pwede nang mag-usap ng walang bulahan. Una, magkakilala na sila ng maigi. Then, alam din naman kasi ng bawat isa na walang masamang intensyon ng bawat isa sa kanila. Alam din lang, lagi sa ikabubuti ng bawat isa ang hangad nilang dalawa. Kung ang mga tao sa oras ng mahirap ang lahat, lubog ang lahat, halos ang mga naniwala noon ay puro nawala na lang ng ganun. At ang kaibigan ito ang natira at sinamahan ka sa mga worst moments. Sa palagay ko, siya rin dapat ang kasama mo.